inaalala din natin, di ba? No. Napachuchuchay ikaw, no. Ano, kasi maulan, ano, lalamigin ka. O dito ka na lang muna, no. No. Okay. Hindi ko na tinakal. Hindi kasi nakakain. Uy! Ibang lakas nila ngayon. Ibang lakas nila, mga ka-farmer. Iba ang lakas nila. Gutom. Aba. Malakas na. Isang magandang buhay hapon, mga ka-farmer. Chikin natin yung ating mga alaga sa taas. Ngayon lang ako aakyat. Bale, andyan naman si Rambo. Di nyo naman pababayaan yung ating mga alaga. Kita ko kanina yung hito, pinapakain niya eh. Oh, ayan. Oh, ayan na oh. Yung, ah, dito kumuha nga pala. Kala ko naman kasi maganda, mapunta na din yung lupa dyan. Ano? Kasi nagpuputik pa dito sa daan eh. Maganda na to eh. Daan ang putik dito dati. Kahit may tubig. Ayan. Medyo, wow. Ano po ngayon? Hanggang weekend yata ang ulan. So, maganda dahil kailangan po ng tubig ng ating mga dam. Sabi sa balita ay tag-ulan, mababa yung water level. Sobrang baba na daw yung water level. Kung tutuusin, dapat mataas na yan eh. Galing nga po ko lang nga po kami sa dam kanina. Sabi ko nga dapat ganitong panahon dagsa na yung isda dahil nagpapakawala na yung pantabangan dam, no, ng tubig. So sumasabay po yung mga malalaking isda doon. Nakakarating po dito sa pinupuntahan ko na ayan, sa Pampanga River. Pero ngayon wala ang isda kasi yun nga, wala pa pong ano, walang hindi pa umaapaw. Ayan, no? Dito, ano nang balita dito? Ang tubig natin ay lalong tumataas. Ayun ang galing ni Rambo, linagyan niya ng net. Ayan, no? Ang galing ni Rambo, ah. Huwag tayo ng pagkain, wala na. Oy, pagsaging ba kayo? Huwag tayo ng Madre de Agua ngayon. Oh. Tapos yung ating mga kalapatid, syempre, hindi naman natin pwedeng hindi dalawin. Mustahin natin ang ating mga kalapatid. Ba, nakawala na pala ito sa patsutsay, ah. Ayan. Pahinga din. Bukas ay may lechon tayo. Ayan. Shoutout pala kay ka-farmer Arnel Bundalian. Ayan. May order siyang lechon bukas. Biglaan. Ano po? 4 o'clock ng hapon. Tapos Saturday, ayan, marami tayong order hanggang Sunday. Wala pa tayong baboy. Pero darating naman daw, mga farmer. Yan naman ang ano natin. Tingnan muna natin yung ating kalapati dito. Si Baleleng, kumusta na kaya? Makain naman mag-isa, umiinom mag-isa, pero nasa 45 degrees pa rin ang ulo. Ayan, medyo ano na bang nangyari sa iyo, kapatid? Oh. Ano, okay ka na ba ng ganyan? Ha? Gusto mo pa ng Clorox? Effective naman yung Clorox, nakasurvive siya. Isa na lang ang baboy natin. At dalawa. Isa. Tapos ayan, pinasok po ni Rambo ang ating dalawang baka. Syempre, dahil hindi po sila pwedeng maulanan. Isa sa mga inaalala din natin, di ba? No. Napachuchuchay ikaw, no. Ano, kasi maulan, ano, lalamigin ka. O dito ka na lang muna, no. No. Kung kumain ka na naman, ikaw. Uy, pumunta kami doon sa anong daming napier.
Oh, naalala kita. Alala kita, ang daming napier doon. Di ba, favorite mo yung napier na? Papakuha tayo kina Kuya Jesser. Di na sila nagdadala. Pag ano, magpapakuha tayo. Ayan. Oh, ikaw naman. Ikaw naman si Becky Nair. Ikaw ayaw mo magpapahawak talaga. Ayaw nga hawak nga ikaw. Eh, huwag mo akong sisipain ha. Yakap-yakap lang kita eh. Shhh. Becky. Ay. Bastos, inihiyan ako. Huh. How's the life? Uy, saan yung ating dalawang YB? Ayun, naandun sa sulok. Kasi nga, kailangan na po nilang matutong kumain. Ayan, okay na tayo. Sabi nating ano ah. Medyo maputik na naman ang ating lugar, mga ka-farmer. Ayan. Yung ating talungan, sigurado, ay medyo babad yan. Babad na babad. Bukas, kailangan natin mamalengke ng Ricardo. Ayan. Ako, tatawag ko na lang pala kay ano, papahatid ko na lang. Dahil ako ay meron po akong kompromiso. Meron po akong ate na na bloodletting. So, naka-schedule. Nakapag-pledge na tayo. So, bukas, maaga. Para makabalik din po ng maaga. Ayan. Opa! Stay natin yung ating mga alagang kalapatid. Di ba nakagawa si Rambo ng ano ba? Ang ginagawa niya. Ang ginagawa niya ngayon. Mama to eh. Musta yung ano? Okay na pala eh. Oh. Ano ano siya sa labas? Diyan arde ng itsura mo ah. Uy, di ka pa ng itlog. Anong plano mo sa buhay? Uy, wala ka ng pagkain. Uy, wala ka ng pagkain. Uy, wala ka ng pagkain. Oh, kakain tayo ha. Murado gutom na itong mga ito. Tadaan! Sipol muna tayo. One, two, three, four, five, six. 11 yan, 11. Anim na itim. One. Basa ito ah, naligo sa ulan. 11. 11. Ubus yung kanilang ano ah. Nandun pa sa kabila yung ating ano. Ano yung grits. Ubus nila. Kanina medyo malakas-lakas din po yung ulan. Ayan, halos napatag na pala ni Rambo ito ah. Oh. Ayos. Aba, kumain kayo. Akala nyo
May pagkain pa. Tayo makapagpakawala. Papakawala sana ako kanina, paparonda. Kaya lang, tingnan nyo naman po ang panahon. Talagang bagay, okay na din. Dahil yung ating mga damo sa baba, hindi natin po problemahin yung pagdidilig, ano? Ay, ilang araw lang, makarecover lang talaga sila. Stable lang, ayos na yun. Naging stable na isang beses na lang siguro. Ano? Sino ang naligo? Ito, isang bio pigeon. Nagtatanong ako sa bio pigeon kasi sabi ko sayang naman yung time. Hindi naman po ako bibili ng mamahali ng mga kalapate na let's say tipong 80,000 ng pares, ano, kasi may mga ganun, ano. Ang plano ko, kukuha na lang po ako ng mga young birds sa bio pigeon, which is reliable naman po yun, ng mga pure talaga, pure lines, ano. Ako na lang magko-combine ng kanilang bloodline at tingnan natin kung makakapagpalabas tayo ng magaling, ano. So challenge na rin at the same time ay habang naglilibang, habang alam nyo na, habang ini-enjoy natin yung ano, huwag na tayo magmadali na bili ng ano kaagad, diba? Hindi naman tayo nangangarap na manalo or ano. Ang inaano lang natin is, yun nga, parang libangan, at the same time, malay nyo makapag-produce tayo ng magagandang klaseng kalapate din, no? Out of bio pigeon birds. Na ano naman yun, sigurado naman po. Ano, boss? Ang galing naman. Dadagdagan pa ni Papa. Maraming hindi nakakain. Dala na natin ang konti pa. Kasi okay. Hindi ko na tinakal. Hindi kasi nakakain. Okay na yan. Baka naman magutom at mga yayat. Importante lahat makakain. Marami po ako nakikita kasi mga post na nanalo din sa karera. Kasi pinopost ng bio pigeon yun, eh. Kunyari, let's say, from our line na nabili ni ganito, nag-champion siya sa ganito, pinag-cross niya yung John Arden, let's say African Black Eagle, kinos-cross na. So, ayun po, no? Tapos may nag-champion din. Maganda, maganda po yung kanila. Kung marunong po kayong, ano, actually natututo na po ako paunti-unti. Yung hawak pa lang sa kalapate, parang iba ito ah. Parang ganun ba. Yung mga kalapate ni Joms, ganun din po. Talagang iba yung timbog, yung chest nila maka broad, ano. Baga yung chest po nila ay maka matitimbog. Tapos yung back nila malalakas, yung buntot. So, magandang pakpak. So, ayun po, mga ka-farmer. Ito, maganda to. Yung nabasa na yan. Tapos yung Black Eagle, nagaling din po ng ano, ng bio pigeon. Ayun, yung kulay green. Ganda din yan. Ayan, ito. Yun, oh. Ganda din yan, mga ka-farmer. Ganda ng katawan. Ano? At least po ngayon nauubos nila yung pagkain, hindi na yung up to sawa tapos hindi na pinapansin yung pagkain, ano. Ayan. Ano, kumain kayo? Ubos, so walang tapon.
natin ang tubig. Ano nangyari sa'yo? Ba't nabasa? At parang lamunan mo. O yan, no? First time kong maka-encounter. Kaya diba sabi ko sa inyo, parang ako ba't ganun yung ano niya. Tapos tinobserbahan ko, nahihirapan po siyang kumain. Ayun nga, may kanker. Meron po siyang ano sa... May kanker to, bo! Oo! No, parang namamaga dito, parang sa manok na parang may mais. Oo, oh, natanggal ko na. Ngayon, papainamin ko. May gamot naman ako doon. Hindi, ano yun? One eye cold yun eh. Oo. Ngayon puti, nagpapakain na. Ah, oh, maganda ng ano, tama yun. May kanker. Ayan. First time kong ma-encounter. Bagay, isa sa mga normal na sakit din po yan ng kalapate, ano? Yung kanker na tinatawag. Tanggal naman natin. Meron pang kaunti. Pero eh, nandiyan naman na si Rambo. Mami, anak kayo. Mayroon tayong may sakit na kapatid. Na? Saging, gusto nyo? Banana kayo, banana. Ah. Oh. Sayang tong mga saging na to kung di nyo kakainin. Tapos ayan, kapakain pa tayo ng hito. Okay. Umas na yung tubig. Si Junjun pala, kanina, sama namin. Ang kwento ni Junjun, may bibi daw siya. Nakakuli daw siya ng sawa. Tapos, may kumuha. Kinuinuli niya ng buhay. May maalagaan daw po yata. So, ayan. Ganyan na daw kalaki, mga farmer. Kaya daw nawawala yung mga bibi niya. Yung mga bibi din pala siya. Bumili daw siya ng mali. Sabi ko, ba't hindi ka pa kumuha doon? Kako, ikaw talaga. Ay, siguro. Pinamimigay nga lang natin eh. Eh, siya pa kaya, di ba? So, ayun, halaga ulit daw siya ng bibi. Nawawala daw yung mga, ano niya, sisiw. Yung pala ay may sawa, mga farmer. Lalabasan yan ngayon kasi yung mga mababang lugar na inistayhan nila minsan naabot ng tubig, so umaano sila, lumalabas. Kunin lang natin yung gamot na dito na tayo, mga ka-farmer. Nilagay ko na muna dito empty yan, no? Kasi yung binili ko ay retail lang. Hindi naman natin kailangan ng napakaraming gamot, ano. So at least meron tayo. Meron tayong pang salmonella. Meron tayong pang kanker. Meron tayong pang one eye cold. So may pamurga. Ano pa bang mga ano. As yun, mga vitamins po nila, mga farmer. Asan na ba yung tinamaan ng kanker? Ayun, ayun, ayun. Medyo malungkot siya, siyempre. Masakit eh. Ayan. Kunin natin yung pagkain ng ating mga hito. Okay na yung may kanker. Ganun pala yun. Parang namamaga yung lalamunan. Eh, puno na po ng parang ano, mais. Natanggal naman natin. Eh, medyo dumugo lang. Medyo na ano din yung ibon, ano. Parang na stress din siya. Siyempre, masakit yun eh. Oh, hopefully, bukas makarecover na. Yung malakas na kumain yung mga hito. Excited na rin ako eh. Uy, ba't naadyan ka natutulog? Ah, loko ka, Neg-Neg. Uy, alis ka dyan, buka ko ng pagkain. Buka ko ng pagkain. Nalamig siguro si Neg-Neg ah. Uy, palaka. Palaka.
Wait lang, lapit na naman palang maubos ang mga pins nito. Malakas din kumain ha. Siguro sa isang linggo, isang sako. So apat na sako sila sa isang buwan. Ang budget nila, mga farmer. Dapat talaga ganda sa, uy, teka lang. Madulas. Uy, natapon pa. Punong-puno kasi, ayan. Hirap talaga pag walang cameraman. Uy, ibang lakas nila ngayon. Mga ka-farmer. Iba ang lakas nila. Gutom. Aba. Malakas na. Gulat ako dun ah. Malalaki na ang bibig. Ubus ang ating dala-dala. Wow. Ubus oh. Biglang ano ah, nakatuwa naman. So yun sinasabi ko, mga ilang ano pa, mukhang uubos na ng kalahating sako. Wag naman. Bagay, saan sila kukuha ng ilalak eh, di ba? Sa pagkain. Kaya nga may tinatawag na feed conversion ratio, no? Sa isang kilong feeds, ilang kilong tilapia ay ilang kilong anong kaya ang i-maha-harvest mo. So yun po yun, mas mababa syempre, mas ma ganda. Let's say 1 kilo na feeds, naka 1.5 ano ka, ba ganda nun, di ba? Ayun po. Oh, kulang ha, ubos po yung ano. Aba, kailangan natin kumuha pa. Kailangan pa natin kumuha. Ang lakas na po nilang kumain. Ayan ah. Ang farmer. Wait lang. Uy, ayan mga farmer. Alam na nila eh. Parang alam na din po sila. Abangers na rin. Ayan yung mga hindi pa nakakain. Ayan, may stock pa sila. Medyo malakas na. First time kong ma-experience yung ganong kalakas po na ingay, no? Yung talagang alam mong gutom sila. Lapag ng pagkain eh, kakagulo. Ay, shoutout pala kay Tito Charles Domingo. Siyempre, Tita Rose, kumusta po kayo? Ayan. Lagi din pong nanonood. Siyempre, kay Nanay Christopher Min. Ayan, ay, kumusta po kayo? Nag-post si Nanay Christy kanina. Ayan, nakakabit na po yung inyong binigay na painting. Maraming salamat, siyempre. Proud kami na yan, bigay ni Nanay Christian, di ba? So, nakatuwa naman. Pag may bisita, syempre, bibida natin yung painting. Ganda. Uy, ang hito. Malapit na. Malapit nang kumain ng marami. Hindi ko pa po alam, actually wala po akong idea kung gaano karami ang kakainin nito. Maliit pa sila eh, hindi pa naman ganun kaano.
So kailangan natin mapa times 4 pa siguro ang size nito. Hindi natin alam kung hanggang kailan, pero nakakatawa, mabilis pong lumaki talaga. Napakabilis lumaki. Yan, linagyan na ni Rambo ng ano. Ito ay bagay late. Ano pa naman ano? Hindi pa naman. Malayo pa sa katotohanan. Ah, may net na po doon. Mas mataas na siya. Yung tubig dito. Yung para po dito. Sana ay umulan pa. Pero wag naman sanang umapaw. Hindi naman siguro. Ayan yung mga kalapati natin. Sana po ay makasurvive si Kanker. Ayan. Kailangan po irasahin eh. Kailangan ko tanggalin yun eh. Medyo na-stress siya ng konti, no? Nalungkot. Ay, nakaka-relax magpakain ng ano, ng isda. So ayan, okay na sila. Busog na yan. Mamaya may babaunin pa sila. Sabihin, yung mga hindi pa nakakain. Ayan o. Sige. Kain pa. Para busog-busog naman. Siguro kaya medyo ganun, hindi nakakain ng tanghalian. Dati 3 times a day eh. Baka umaga pa lang, umaga lang ko napakain. Kasi sira mo nagpakain ng umaga. Hindi sila pwedeng magutom. Gawa ng magkakainan po yan. Mas maganda ng laging busog para hindi sila matuksong kainin nila yung maliit sa kanila. Tingnan mo naman ang aking alalay. Nagpapaulan din. Lakas din kumain ito, no? Malakas din kumain. Wala na naman pala, oh. Ay. Dapat kinakatay ito, eh. Pero kinaganda naman ay naiwasan po natin hanggang ngayon, ano, hindi ko naman knock on wood. wala pa po tayong may mga sakit, ano. Pero expected na yan pag tag-ulan, may mga sipon-sipon. Nakahanda naman po tayo, may mga gamot tayo dyan na ihahalo sa tubig. Ayun. Lilimlim na pala yung mga manok natin. Ayun, oh. Ah, mga farmer, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7. Oh, 1. Ah, hindi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 7 nga. Nakakaano kasing ito, papapapakatay ko. Sabi ni Rambo, maliit pa daw. Kasi ang ititira kong rooster na parawakan ay aba, ito yung ating ano. Tapos ayun, ayun na pala, oh, laki niya na. Yun yung ating pinatira, tama ba? Oo nga, ayun, oh, parawakan din yun. Wala na yan, eh. Wala na yung parang itim, eh. Ito, maliit daw. Swerte. Maliliit naman talaga kasi ang native, ha? Medyo maliliit talaga ang native. Parawakan po, mas malaki. Ah, lagay tayo ng Madre de Agua. Siyempre. Hoy, ikaw. Makipagbugbugan ka, no? Ah. Oh, tingnan mo mukha mo, oh. Pagbugbugan yan, eh. Isang araw nakita ko may nakikipagbugbugan, eh.
Takot na takot kayo ah. Oh, ayan na po ang ating mga Madre de Agua. Nagdidinamihan ko na. One, two, three, four, five, six, seven. Ayan. Ayan, natulala na naman tayo mga farmer. Siyempre, tingin-tingin ng mga alaga, nakakawala ng stress. Ayan, kahit hindi naman tayo stress pala. Parang sinabi ko tuloy na i-stress ako. Hindi naman. So, ano mo yun, nakaka-relax. Ayan. Yun yung pinaka right word, ano. Nakaka-relax mga farmer. So, ayan. Siyempre, stress reliever na rin kung ikaw ay medyo nai-stress ng kaunti. So, yung kanina sa mga kalapate, ano tayo, tutuwa tayo. Panood mo lang silang kumakain, masaya ka na. Oo, ayun, lalo na pa kaya pagka talagang nag-ronda na sila ng marami sila, no? Yung ganyan-ganyan, no? Oh, katuwa. Shoutout pala kay ka-farmer. Ating kaibigan, John Roque. Ayan. Magiging kalapatid na rin daw siya. Oh, ayun. At ito yung ating sitwasyon sa duckweed mga kapatid. Nakawala. Nakawala dahil yung net natin ay naglubogan. Alam niyo naman yung mga boys, inano lang nila syempre. So medyo nagganuhan. Nagbabaan. Siniki, tingnan ang kalabaw. Buti pa yung kalabaw niya. Hindi kailangan ipasok pag umuulan. Buti pa yung kalabaw mo, hindi kailangan ipasok pag umuulan, ano? Opo. Yung baka, pag malas daw, hindi po pwede. Hindi, pinasok niya na. Oo, hindi po pwede, lalamigin yun. Yung kalabaw kasi, gustong gusto po yung ganyan. Ayaw niya naman yung init. Ang baka naman, kahit nasa initan, okay, baliktad po yan mga farmer. Ang baka matibay sa init, mahina sa lamig. Ang kalabaw naman, mahina sa init, at kayang-kaya niya po yung ganyan lamig. Yan naman ang gusto niya. So ayan, dito po nagtatapos ang ating video. At least naikutan natin yung ating mga alaga. O, tingnan nyo kung hindi ako umakyat, ano? Di natin nakita na may kanker yung pigeon natin. O, at least po nakita ko ngayon, ano? So ayan, kumakain naman pa siya. Hirap lang talaga lumunok kasi nga nakakabara po yung kanker. Pero yun nga, natanggal natin. Sana bukas ay gumanda na yung kanyang pakiramdam. At kung meron pa, kailangan tanggalin uli yun. Lalabas kasi yun eh. So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, mga farmer, nadali ako ng langgam. Kinagat ako ng langgam. So isa sa mga first aid po ay kaskasan ninyo ng malunggay yung kagat ng mga langgam. Ayan.